have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Sa banal ng presensya ng ating Panginoon, maging aktibong miyembro ng Iglesia. Nakikinig pa ba tayo? Pakisabi uli, maging aktibong miyembro ng Iglesia. Yan. So, sa aklat ng Gawa 2. Gawa 2. 42. Gawa 2. 42. Hanggang 47. Yan. Be an active member of the church. Ang sabing ganoon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 42 hanggang 47. Yan. Nakita na. Pag nagpupunta tayo ng church, anong dala natin? Bible. Ano pa? Ballpen at saka notebook. Yan. Ang sabi ganoon sa aklat ng Gawa 2:42. Yan. Nakita na ba natin yung mga may Biblia? Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Nanatili sila sa turo ng mga apostol. Yan. At ang sabi ganoon, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipirapreso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa amagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang mga magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya na para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagpili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipirapereso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ang ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang Panginoon ang magpala sa kanyang mga salita. Ano nga po ulit yung ating pamagat sa araw na ito? Maging aktibong miyembro ng Iglesia. Paano tayo magiging aktibong miyembro ng Iglesia? Number one, ang sabing ganoon, nanatili sila sa aral, sa turo ng mga apostol. Ang mga aktibong miyembro ng Iglesia ay nananatili. Pakisabi, nananatili. Hindi nagbabackslide. Hindi tumatalikod. Anumang problema, anumang pagsubok laban ng buhay, praise the Lord pa rin. Amen? Praise the Lord pa rin gihapon. Ang sabi ng Biblia, ang mga aktibong membro ng Iglesia, number one, nananatili. Pakisabi, nananatili. Ito na po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Nananatili. Hindi umaalis, hindi tumatalikod, hindi umaatras. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, nananatili. Pakisabi, nananatili. Saan sila nananatili? Sa aral, sa turo ng mga apostol. Alam na alam natin sa Epeso 4:11.
Efeso 4:11, ibinigay ng Diyos ang mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru. Sino-sino ang mga pinuno ng iglesia? Ayon sa Efeso 4:11, mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru. Write it down. Ilista po ninyo ang mga bersikulong ito. Ayan. Efeso 4:11 hanggang 16, no? Lalong-lalo na yung Ephesians 4:11 na pinakatiin natin, ibinigay ng Diyos ang mga propeta, ebanghelista, pastor at guru. Sa katotohanan po, ang leader ng church ay bishop. Amen. Ang leader ng church ay bishop. Amen. No, amen. Ang leader ng shop ay ng church ay papa. Ministro. Imam. Sino ang leader ng church? Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Sino ang may sabi? Sino ang may sabi? Sino po ang may sabi? Si Barok po ba o si Korokan? Ang may sabi po ay ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, ang head ng church ay apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sino po ang misabi? Ang Biblia. Dahil ang Biblia ay sa Diyos, ang Diyos ang may sabi. Naunawaan po natin, sa aklat po ng Mateo 10:1-2, ang Panginoon ay pumili ng 12 alagad na tinatawag na mga apostoles. Yan. Makikita natin sa Mateo 10:1-2 at makikita natin yung kanilang mga pangalan. Kilala ba ninyo ang 12 apostoles? Walang sumasagot. How about Justin Bieber? Sa akin ng Mateo 10:1-2 makikita natin, kaya po bitawan na muna ang lahat ng mga dapat bitawan at maglista. Nakikinig pa ho ba tayo? Ayan. Naunawaan po ba natin? Ayan. Sabi nga po ni Miriam Defensor Santiago, the late, no? Miriam Defensor Santiago, nung nag-aaral siya, ayaw niyang umuupo sa likuran. Kasi yung mga nasa likuran, namumopi at nangumuti po lang yun. Yung mga nasa likuran, hindi yon concentrated kung ano-ano ang ginagawa. Nakikinig pa ba tayo? Samantalang pag nasa harapan, concentrated yan. Amin po ba? At pag nasa likuran ka, hindi ka nakikita ng teacher mo kung anong ginagawa mo. Samantalang pag nasa harap ka, kitang-kita ka. Amin po ba? At pag nasa harap ka, sagap na sagap mo. Amin po ba? Mateo 10:1-2. Pakitaas nga po ang Biblia. Yan. Pakitaas nga po ang ballpen, ang notebook. Yan. Glory to God. Pakitaas nga po ang kamay. Yan. Praise God. At least may tinaas. Mateo 10:1-2, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Pakisabi apostol. Simon na tinatawag na Pedro na tinatawag ding Cephas. Si Andres na kanyang kapatid. Sila yung mga anak ni Jonah. No? Sa English, they were called the sons of, Zebedeo. Sila yung mga anak ni Zebedeo. Sina Santiago at Juan na mga anak. Ayun, tama, sila yung mga anak ni Jonah. Si Santiago at si Juan ang mga anak ni Zebedeo. Nakikinig pa ho ba tayo? Sina Felipe at Bartolome na tinatawag ding Nathaniel. Si Tomas, no? At si Mateo na ang unang pangalan ay Levi. Yan. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ano po ang titulo, ang title po ng mga pinili ni Jesucristo para maging alagad niya? Mga papa. Amen. Mga ministro. Mga bisyap.
mga archbishop, mga monsignor, mga imam. Tama po ba? Hindi. Anong mga pangalan? Apostol. Naunawaan po ba natin? Ayan. Tayo pong mga Kristiyano, ano ang gamit natin? Koran? Hindi po. Yung sulat po ba ni Ellen G. White ng Sabadista? Hindi rin po. Gamit ba natin ang Book of Mormon sa sinulat ni Joseph Smith ng mga Mormons? Hindi rin po. Dahil tayo mga Kristiyano, ano ang gamit natin? Biblia. Ano ang pininiwalaan natin? Biblia. So madali salita po mga minamahal, Efeso 4.11, nagbigay siya ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastoral guru, ipinakita rito yung ayos po. At sa Mateo 10, makikita po natin mga apostol. At makikita po natin sa Efeso 2.20, Ephesians 2.20, ang sabing ganoon, no? Ang iglesia, ano po? Ang pundasyon nito ay walang ibang mga apostol at mga propeta. The foundation of the church are the apostles and the prophets. At ang pinaka-cornerstone, walang iba kung hindi si Kristo. Ano ang unang tinatayo sa bahay o sa building? Pundasyon. Bago po ang bubong, bago po ang dingding, pundasyon muna. At ang pinapanalukang bato raw, yung pampatibay dun sa ilalim, walang iba kung hindi si Kristo. Naunawaan po natin. So, ibig sabihin po, sino po ang head ng church? Mga apostol. Maliwanag po ba yun? Yan. Naunawaan po natin. Kahapon, natawagan ako na pakipag-reunion sa mga dati kong kaklana, kaibigan, mga dati kong ka-church. Naunawaan po natin. At kami po yung nagsanga-sanga na kung saan-saan na nakarating at tumawag sila ng reunion, ay pumunta naman ako. Amin po ba? At isa lang ang sinabi ko sa kanila, ang mga relihiyon at ang iba't ibang church may kanya-kanyang pinuno. Ang pinuno nila ay tinatawag nilang bishop. Ang pinuno nila ay tinatawag nilang papa, imam, ministro, o ano man ang tawag nila. Pero ang sinasabi ko, hindi pwedeng bitawan ko ang katotohanan mula sa Biblia. Ang iglesia ay pinangungunahan ng mga walang tao rito, walang sumasagot. Hindi ko marinig ang boses ninyo. Ang iglesia ay pinangungunahan ng apostol. Hindi yung sarap, may nag-uusap tayo. May tao pa po pa rito. Di ba masarap na nag-uusap tayo? Amen. Oo. Kaya ang sabi ko sa kanila, bawat iglesia, bawat reliyon, bawat denominasyon, bawat grupo, meron silang kinikilalang pinuno. Papa, madre, sor, bishop, archbishop, monsignor, imam, o ano man ang tawag nila rito. Pero ang sinasabi ko sa kanilang lahat, isa lang naman talaga ang sinasabi ng Biblia na ang iglesia ay pinamumunahan ng mga apostol, ebanghelista, pastor, propeta, at guro. Maliwanag po ba yun? Sino po ang leader ng church? Apostol. Propeta, ebanghelista, pastor, at guro. Sinong may sabi? Biblia. Dahil ang Biblia ay ang Diyos ang author. Sino ang may sabi nito? Ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may author ng Biblia, ang Diyos ang may sabi nito. Tama po ba? Sino po ang author ng Biblia? Ang Diyos. Huwag po tayong matutulog, ha? Baka madaganan natin yung katabi natin. May tao pa mo ba rito? So maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, Efeso 2.20, Efeso 4.11, Tagalog na po ito. Hindi mo pa naintindihan, bibisayain ko na. Okay, ilang ko na yun ito na, pag hindi mo pa ito naintindihan, sa Mateo 10.1 at 2, kitang-kita natin ang mga leader ng iglesia at ang pinamumunahan, at ang iglesia ay pinamumunahan ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Kaya ang sabi ng gawa, 2.42, ang liwanag po, na natili sila sa aral ng apostol, hindi aral ng relihiyon. Hindi sinabing sa aral ng bishop. Ay lingkod ng Diyos, bakit may mga born again Christian, ang leader nila bishop? Sila lang yun. Pero hindi yun ang leader ng church. Nakikinig pa ba tayo? Hindi lang naman ang mga Katoliko ang may bishop eh. Pati ang mga born again Christian, may bishop sila. Tama po ba? Yes.
at yung mga bishop nila, yung iba, malaki ang tiyan. Totoo po, hindi ako nagbibiro. Kaya nga, ubispo eh. Hindi po, wala po akong planong magbiro. Ito po yung totoo. Sila po eh, lumalakad po na ang laki ng krus nila. Mga ubispo po ito, mga bishop po ito eh. Born again ito. At sila po ay ang kanilang pong kasuotan, meron pong yung iniipit sa ganito. Born again Christian po ito, Trinitarian po ito. At actually, yung pinuntahan kong church kahapon, ang leader doon ay bishop. At pumasok ako sa church na iyon dahil doon kinanap yung reunion eh. At ang sabi ko, ginagalang ko ang bawat paniniwala ng mga tao, kung gusto niyang tawagin siyang bishop, itatawagin ko siyang bishop. Kung gusto niyang tawagin siyang rook, rook ang tawag ko sa kanya. Horsebone, pwede rin. Pero, ang sinasabi ko, ang Biblia ay nagtuturo at napakaliwanag na ang leader ng church ay apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru. Tama po ba? Maliwanag po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Loob nito po. Sino ang may sabi nito? Ako? Hindi, ang Biblia. Dahil ang Biblia, ang Diyos ang author, sino ang may sabi nito? Ang Diyos. Efeso 4.11, Efeso 2.20, Mateo 10.1-2, nagdalawang alagad ang unang pinunong na tinalaga niya. Kailan nagsimula ang church? Sa New Testament. Bagamat ang mga Israelita ay tinatawag na church, the church in the wilderness, pero ang church talaga ay nagsimula sa New Testament. At ang leader ng church ay mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru. Kaya ang sabi ng Gawa 2.42, sila ay nanatili sa aral ng mga apostol. Kaya kung wala ka pa sa aral ng apostol, dapat mapunta ka sa aral ng apostol. At kung nasa aral ka na ng apostol, huwag ka nang aalis, manatili ka sa aral ng apostol. Hindi ka dapat hikayatin ng aral ng bishop, ng aral ng archbishop, ng monsignor, ng imam, ng papa, ng madre, ng sor, ng ano-anong sugo, bisugo, ministro. Hindi ka dapat mahikayat niya. Guru. Yung mga assistants nila, yan yung mga ushers, yung mga nagtitake ng offerings, lahat ng leader ng church na hindi nagtuturo, ang tawag ng Biblia dyan, diakonesa or diakono. Hindi natin nagagamit yung word na diakonesa or diakono, diakono, pero yung trabaho nila, kita natin. The non-teaching leaders, they are the deacons and the deaconess. Amen po ba? Pagkasabi non-teaching, non-preaching. Pag Sunday, hindi sila nag-preach, hindi sila nag-teach, pero tinutulungan tayo, ito yung mga diakonesa, mga diakono. Paliwanag po ba? Nakunawaan po ba ninyo ako? Kaya po, yung pinuntahan kong church, ang leader ng church doon ay bishop. Kinagalang ko yun, nire-respeto ko yun. Doon naman ako nagmula eh, bago ako napunta sa Kingdom Jesus Fellowship. At doon ginawa ang reunion. Pumasok ako, kumatok ako sa church na iyon, no? At nakipag-reunion ako sa mga dati kong kasamahan, yung iba'y nananatili pa rin, yung iba kung saan saan nagpunta, yung iba'y backslider na hindi malama kung saan nagpunta, pero naka-attend sila ng reunion, nakikinig pa ho ba tayo? O ano man ang tawag mo, reunion o reunion, ano man tawag mo ron? Or la union? So mga minamahal, sila ang sinasabi ko sa kanila, ginagalang ko at tatawagin ko sila ayon sa gusto nilang title, pero hindi ko pwedeng baliin ang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia ay pinangunahan ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru. At ang sabi ng Biblia, ang mga aktibong miyembro ng iglesia ay nasa ilalim ng turo ng apostol. Amen? May tao pa ho ba rito? At nananatili sa turo ng mga apostol. Kahit saan silang magpunta, saan mang panig ng Pilipinas, saan pang panig ng mundo, hindi silang mag-join sa church na nasa ilalim ng bishop, hindi silang mag-join sa ilalim ng sa church na nasa ilalim ng sugo, ng ministro, ng papa, o ng madre, o ng sino pa man, mananatili sila sa aral ng apostol. Walang tao talaga rito. Mananatili sila sa aral ng apostol. Nakikinig po ako tayo rito? Yeah. Lapit nga uli ako para maganda. Nananatili sa aral ng mga apostol. May tao pa ho ba dito? Yeah. Kasi itong kalungkutan ko magkaminsan eh.
pag napunta sa ganitong probinsya, pag napunta sa ganitong bansa, sino ang head mo dyan? Ay si Bishop. Saan mo nakita sa Biblia na ang head ng Diyos ay Bishop? Anong versikulo yun? Wala. Eh, wala akong magagawa. Bishop ang pinuno rito eh. Wala kang magagawa. Ibig sabihin, kung sumasama ka, pumapailalim ka sa hindi tama. Amen. May tao pa ho ba rito? Anong versikulo na mamabasa mo na ang na merong Bishop Pablo? Meron po bang ganon? Bishop Mateo? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So number one, pag ikaw ay aktibong member ng iglesia o gusto mong maging aktibong member ng iglesia, number one, manatili ka sa aral ng mga apostol. Huwag kang lilihis, huwag kang liligaw, huwag kang magbabackslide, manatili ka sa aral ng mga apostol. Ipaglaban mo ang aral ng apostol. Kaya sabi ko nga, kahapon nag-reunion kami, no? Tapos bumalik ako ng pastoral saglit, nagpahinga lang ng konti. Punta naman ako dun sa patay na pinsan ko. At nakausap ko rin yung isang pinsan ko, sabi niya sa akin, yan ang aba kasi sinasabi ko sa kanya eh. Binalaan ko na siya eh. Eh ayaw niyang makinig. Sabi ko sa kanya, magpahinga ka na sa pagbibisyo mo. Eh ayaw niyang magpahinga. Yan, namahinga tuloy siya ngayon. Sabi niya, bata pa, wala pang 50. Nakikinig lang ako sa kanya. Kasi sila yung mga magkakasama eh. Nakikinig pa ako na tayo. At ang sabi ko sa reunion, ginagalang ko ang kung ano man ang title nila, pero hindi ko pwedeng baliin ang sinasabi ng Biblia. Ang church ay pinangungunahan ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Ang iglesia ay nasa ilalim ng aral ng mga apostol. At kapag ikaw ay isang aktibong membro ng iglesia, hindi ka aalis sa aral ng apostol. Hindi nasa aral ka na ng apostol, napunta ka sa bisya. Nasa aral ka na ng apostol, napunta ka sa sugo. Nasa ilalim ka na ng aral ng apostol, napunta ka kung saan-saan. Ang tawag po roon ay backslider. Sapagkat alam mo na yung truth, dumaustos ka pa para kang si Michael Jackson. Ikaw ay bumalik pa, kung dumaustos ka, pabalik. Sila ay nanatili sa aral ng mga apostol. Ang pamagat ng ating pinag-aaralan, be an active member of a church. Maging aktibong member ng iglesia. Manatili ka sa aral ng mga apostol. Ipaglaban mo ang aral ng mga apostol. I-share mo ang aral ng mga apostol. Amen. Ipaunawa, ipaintindi mo sa kanila ang aral ng mga apostol. Amen po ba? Pansamantala, hindi nila natatanggap ang aral ng apostol. Huwag mo lang ipilit. Pero pag may pagkakataon, kinakailangan mong sabihin sa kanila ang aral ng mga apostol. Amen po ba? Maliwanag kitang-kita natin sa Mateo 1 at 2. Nagsimula ang church, namili siya ng 12, hindi siya namili ng 12 bishops, 12 monsignors, 12 papa, 12 sor, 12 sugo. Wala. 12 apostol ang pinili niya para pangunahan ang church. Maliwanag po ba yun? So ang leader dapat ng church ay mga apostol. At ang sabi ng Biblia, sila'y nanatili sa aral ng mga apostol. Hindi sa aral ng relihiyon. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung mapupunta ba kayo sa ibang bansa, kaya nyo bang ipaglaban ito? Kung mapupunta ba kayo sa iba't ibang mga probinsya, kaya nyo bang ipaglaban ito? Amin po ba? Na ang iglesia ay dapat nasa ilalim ng mga apostol? At ang sabihin nila, wala ng apostol sa panahon ngayon. Hebreo 13:8. Si Jesus ay hindi nalalaos. Hebreo 13:8, si Jesus ay hindi nalalaos. Malakias 3:6, Malakias 3:6, si Jesus ang Diyos ay hindi nagbabago. Malakay 3:6, Hebreo 13:8. Kaya, kung gusto mo at dapat kang maging aktibong member ng iglesia, dapat ikaw ay nananatili sa aral ng mga apostol. May tao pa ho ba rito? Nalapakan natin si Lord. Number two. Pangalawa. Paano tayo magiging aktibong member ng iglesia? Yan. Kaya dito makikita natin, active na ba tayo? O hindi pa? O dapat tayong maging active?
Yan. Number two. Ano? Ano ang sabi ng Biblia? Sa aklat ng Gawa 2:42. Yan. Nanatili sila sa itinuro o turo o aral ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Yan. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Tayong lahat ay magkakapatid dahil kay Kristo. Iba-iba ang ating pinagmulan, iba-iba ang ating lahi, iba-iba ang ating pinanggalingan. Pero sa sandaling, Galacia 3:26, sa sandaling tanggapin mo si Kristo bilang Lord God Savior ng buhay mo, naging anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos kapatid mo kay Kristo. Tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship ay magkakapatid sa iglesia lokal na ito. Ngunit, ang lahat ng born again Christian sa buong mundo, kapatid din natin sila. We belong to the one family, the body of Christ, the universal church. And Kingdom of Jesus Fellowship is a local church. At ang sabi ng Biblia, nagsama-sama sila bilang mga magkakapatid. And they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. Tingnan mo ha, ang pangalan ng church natin, Kingdom of Jesus Fellowship. Meron ding iglesia na ang ibang pangalan nila ay fellowship din ang nakalagay. Yung iba ay Global Ministry, Worldwide Ministry, Christian Church, Christian Ministry, pero mas pinili natin ang word na fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship is koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. K-O-I. Sulat na kaagad. K-O-I-N-O-N-I-A. 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 Koinonia. Ano ang ibig sabihin ng koinonia? Sharing, no? Fellowship. Nagsama-sama sila bilang mga magkakapatid. Kaya dito sa Kingdom of Jesus Fellowship, magkakapatid tayo rito. May tao pa ho ba rito? Bagamat nagagalangan tayo, nanay, tatay, mami, daddy, noong nakaraan, may lumapit sa akin dyan, lolo, sabi sa akin. Naaway po ako, tinawag ko yung isang kabataan. Halika, sabi ko, inaaway siya. Yung nangaaway sa kanya, pakisaway mo. Ay yung lumapit sa akin, sabi sa akin, lolo, siya nga nangaaway sa akin eh. Isipin mo yun. Nakibinig pa po tayo. Nung nagpunta kami ng Sambales, hindi ko namang kilala, hindi ko namang kaano-ano yung batang iyon. Hindi ako hinihiwalayan lolo ng lolo sa akin. Nung bumili sila ng lumpia, o ano pa man yung binili nila, nasa kwarto ako, tinawag niya ako, lolo, kain ka na po. 3 years old yata yung batang iyon. Amin po ba? Okay lang na tawagin mo akong lolo. May tao pa ho ba rito? Oh, no problem. Amen. Kasi dami ko na naman puting buhok eh. Amen. Grabe talaga. Yan, si Daddy Lolo. Amen. Sabihin mo yan. Si Daddy Lolo yung nasa harapan natin. Sabihin mo. Yan. Palakpakan natin si Lord. Anong sabi ng Biblia? They remain continued to the apostles' teaching. Number two, to the fellowship. Fellowship means koinonia. Sharing. Nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Kaya tandaan mo, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, magkakapatid tayo rito. Merong galangan, nanay, tatay, mami, daddy, lolo, daddy, daddy, lolo. Pero lahat tayo'y magkakapatid. Pantay-pantay tayo. Dahil tayo mga magkakapatid, di ho ba? Ibig sabihin, fellowship, koinonia, sharing. Kaya Kingdom of Jesus Fellowship. No, nang ibig sabihin tayo rito ay nagsishare. Amen po ba? Naunawa po natin. Ang ibig sabihin ng fellowship, ibig sabihin ng koinonia, ibig sabihin po ng sharing. Number one, walang utangan ng walang bayaran. Kasi minsan sinasamantala eh. Porque kapatid niya sa Panginoon, utangan niya, walang bayaran. Mali po yun. Hindi masamang mangutang sa iyong kapatid, pero
bayaran mo ang inutang mo. Meron tayong isang kapatid, hindi na umaattend. At napag-alaman ko, inutangan siya ni kapatid 2,000. At itong si kapatid, meron pang inutangan na 1,000. At itong si kapatid, meron pang inutangan, di ko alam kung magkano pa iyon. Na pagkaalam ko, basit lang. At ang sabi ko sa kanya, kaya pala hindi umaaten itong mga bago nating membro, pinag-uutangan mo. At hindi mo pinagbabayaran. Kaya pala, nahihirapan tayo silang pabalikin dahil may utang ka pala. Pumingi ka ng sorry, bayaran mo sila. Nangutubalo na sila. Pero kung saan-sakali inutangan ka at hindi ka binabayaran, umaten ka pa rin. Yung umutang sa'yo, nasabihin natin bayaran ka kung walang pamayad. Pagpasadyosin mo na lang yan. At huwag mo nang pautangin muli. So ang ibig sabihin ng fellowship, koinonia, sharing, hindi ito yung utangan ng walang bayaran. Hindi ito. Hindi ito pagsasamantala sa iyong kapatid. Sabi ko nga, kung meron kayong produkto, ialok mo dito sa church na ito, ako ang unang bibili. At sasabihin ko sa lahat, bilhin ang produkto mo. Bakit? Kasi dapat we have to patronize our own. Kung ano yung produkto ng kapatid mo, bilhin mo. May tao pa ho ba rito? Alam mo, ito walang biro ito. Kahit hindi ka kumain habang nag-ibig sa ko, tumingin ka lang sa ganda na lagi kung busog ka. Ay! Maganda yun yung tagkot. Sa kaliwa, sa kanan, diretso tingin. Wow, busog. May tao pa ho ba rito? At dahil kapatid mo yan, huwag mo utangin yung paninda niya nang walang bayaran. Kung uutangin mo, bayaran mo pa rin. At dahil kapatid mo yan, huwag mong tawaran ang tawaran. Brother, natan magkapatid naman tayo eh. Bawasan mo naman. O sige, babawasan ko. Babawasan ko rin yung, babawasan ko yung presyo, babawasan ko rin yung laman. Hello. Alam mo, minsan, pag may nakikita kang mga naglalako, huwag mo nang tawaran yan, mahirap na yan eh. Naglalako na nga lang, natawaran mo pa. Pero hindi mo rin naman masisi kasi maraming naglalako overpriced. Totoo. Akala mo, ang babait, mahihirap, pero overpriced yan. Pero ang alam mo namang hindi overpriced, hirap na hirap na siya. Balot! Balot! Magkano yung 15? Mahal naman, 14.50 na lang. Huwag mo nang tawaran, gawin mo na, oh, 16, pwede na sa'yo yan. Ba, bakit 16? Born again, ini, binapagpala ni Lord. Di ba? Eh, pag sinabing 15 ang balot mo, 15, 12 na lang. Bakit pa kuripot ka? Born again ako eh. Ganyan ba mga born again, kuripot? So, lalo na kung kapatid mo, huwag mong tawaran ng tawaran. May tao pa huwag ka dito. Amen po ba? At kung mangungutang ka, bayaran mo. At siguraduhin mo na ang binibenta mong produkto, quality. Na kung talagang ang laman yan, kung ganito isang kilo yan, talagang kahit na isi-shake mo yan, isang kilo yan. Hindi yung may nakaanga, may hangin. May tao pa hubar. At siguraduhin mong puro yan, ha? Hindi puro ang ko. Amen po ba? Siguruhin mong tunay at hindi 295. Nakikinig pa ho ba tayo? Dahil Kristiyano ka, kapatid mo sa Panginoon, huwag mong utangan ng walang bayaran. Huwag mong pagsamantalahan yung ari-arian niya. Huwag mong hangarin yung ari-arian niya. Ang ibig sabihin ng nanatili sila bilang magkakapatid, fellowship, amin po ba? Yun po yun. Naunawaan mo natin. Sharing. Ano mang meron ka, ibahagi mo. Lalo na siya, mabuti na niya, sigang mabuti ng kapatid, ibahagi mo. Alam mo, parating talent yan eh. Ang talent natin, ibinabahagi natin. At anumang meron tayo sa mundo, ibahagi natin. Amin po ba? Nawanawaan natin. So, ang ibig sabihin, ang mga active member ng church ay nanatili sa fellowship. Koinonia, sharing. Maliwanag po ba? Palakpakan natin si Lord. Yan.
Siguraduhin natin na huwag malaki ang tubo ng paninda. Amin po ba? Amin po ba? Kahit naman hindi mo kapatid sa Panginoon, huwag mong tubuan ng malaki. Siguraduhin mong ayos ang kita mo. May iba kasi mga one-day millionaire, no? Na gustong, gustong kumita in a one day, gustong maging millionaire in a one day, I mean. Kaya ang laki-laki ng patubo. Naunawaan po ba natin? Kahit hindi siguro kapatid mo sa Panginoon, dapat maayos ang produkto mo, maayos ang paninda mo, hindi ka tawad ng tawad, hindi mo inuutangan ng walang bayaran. Pero lalo na kung sa kapatid mo, ibenta mo ang magandang produkto sa kanya kasi kapatid mo siya. Huwag mong utangan ng utangan at ng walang bayaran. Huwag mong tawaran ng tawaran. Kung maliwanag po ba yun, malakpakan natin ang Panginoon. Ayan. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. Ayan. Tingnan natin yung aklat ng Gawa, Kapitulo 2. Ayan. Para sa mga na-late, yung ating text, Acts chapter 2. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Ayan. And to fellowship. Ayan. Pag sinabi natin fellowship, ito po ay pagdalo rin sa gawain ng Panginoon. Amin po ba? Ang mga aktibong miyembro ng iglesia, listen very carefully, ang mga aktibong miyembro ng iglesia ay dumadalo regular. Hindi. Hindi yung pag may problema, saka lang dadalo. O pag walang problema, saka lang dadalo. Ang mga aktibong miyembro ng iglesia ay regular na dumadalo. Naunawaan po ba natin? Regular, aktibo. Hebreo Jis 25. Sabi ng Hebreo Jis 25, no, yung presensya mo ay kalakasan ko. Yung presensya ko ay kalakasan mo. Naunawaan po ba natin? Yan. Kaya ang mga aktibong member ng iglesia ay uma-attend ng church regularly. Hindi dahil sa may kailangan lang o pangangailangan lang o may hinihingi ng pabor o may ipapagawa lang sa leader. Bagkus dapat ang bawat isa ay regular na dumadali. Nakikinig pa ba tayo? Tingnan po natin maigi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2. They devoted Acts chapter 2, verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. Nanatili sila, nagpapatuloy sila sa aral ng mga apostol. They are growing to the apostles' teaching. Alam mo, pag ikaw ay na-born again, yung tinanggap mong aral ng apostol, hindi pa naman sapat yan eh, di ba? Palago ka ng palago. Nung ikaw ba ay nag-aaral ng preparatory, trigonometry na ba ang pinag-aralan mo sa mathematics? Hindi. Nagsimula ka sa mababa. Pataas ng pataas yan. Ganun din ang pagiging Kristiyano. Pataas ng pataas ang iyong natututunan sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy dapat ang pagdalo para matuto mag-grow. Amin po ba? Parang isang binhi na kapag iyong tinanim, kinakailangan lumugo ng lumago at ng lumago ng lumago at isang araw ang binhing iyon maging puno na mamumunga. Kaya ang mga aktibong miyembro ng iglesia ay uma-attend regular. So maaalam mo na kung ikaw ay isang aktibo o gusto mong maging aktibo. Ang totoong miyembro ng iglesia ay uma-attend regular. Priority nila ang pag-attend regular. May tao pa ho ba rito? Merong araw para sa tao. Merong araw para sa Diyos. Merong araw para sa pag-aaral, tatrabaho, negosyo, pero merong araw para sa Diyos. Nakikinig pa po tayo? Nakapakita o nakabasa o nakapanood ako ng isang news. Ang sabi niya, listen very carefully.
Hindi ko natapos yung exam, yung board exam, sabi niya. At hindi ko inaasahan na makakapasa ako, hindi ko nga natapos eh. Pero sabi niya, listen very carefully, bago ako nag-take ng board exam, and this is a true story, nag-pray ako, nagbasa ako ng Bible. Amen. At hindi ko inaasahan, hindi na nga ako nakatapos, ako pa ang tapuan. Brethren, kung uunahin natin ang Diyos, gagawin ka rin tapuan ng Lord sa eskwela. Kung uunahin mo si Lord, gagawin kang tapuan ng Lord sa trabaho at sa negosyo mo. You can go to Beats, you can go to El Milo, sa El Nido, but see to it that Sunday is Sunday. Amen. It is a Lord's Day. We call it the Lord's Day. The Bible call it the Lord's Day. At habang nasa church ka, huwag kung ano-anong ginagawa mo, i-prioritize mo si Lord. True story ito eh. Siguro nabasa nyo ito, namanod nyo ito eh, di ba? Sino nakaanam ito? Nag-exam siya. Board exam. Hindi niya natapos. Hindi niya ina-expect na papasa siya eh. Kasi hindi ka niya natapos eh. Pero bago yun, nag-pray siya, nagbasa siya ng Bible. Pinagkatiwala niya kay Lord ang lahat. Akalaan mo, top-notcher siya. Brethren, an active member of the church remain in the apostles' teachings. An active member of the church remain to the true fellowship. They attend the church services regularly. God is their priority. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Palakpakan natin si Lord. They devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship. No? Yan. Mga minamahal, pag umaattend tayo ng church regularly, hindi lamang tayo umaattend ng church regularly. Dapat, pag ikaw ay isang active member, may tao pa ho ba rito? Dapat bahagi ka ng iglesia. Ang ibig sabihin ng bahagi ng iglesia, ang iglesia ay isang katawan na binubuo ng maraming bahagi. Ilan ang katawan ko? Ilan ang kamay ko? Dalawa. Ilan ang daliri ko? Sampu. Sa kamay ha? Sa paa, sampu rin. Yung ibang daliri sa kamay, 12. May bonus sila. Nakikinig pa po ba tayo? Ibig sabihin, isa lang ako na binubuo ng maraming bahagi. So ang KOJM Church is just a one church na binubuo ng bawat bahagi. If you are an active member of a church, ginagampanan mo ang bahagi mo at bahagi ka. At ang sabi ng Biblia, ang ilong ay ginagamit pandili. Amen? No, amen. Pakitingin nga yung mga ilong ninyo. Nakikita ba? Ang hirap tingnan ng ilong natin, no? Pero nakikita, iba hindi nakikita yung ilong eh. Ibig sabihin ng ilong ay ginagamit pang amoy. Ang tenga ay ginagamit pandinig, ang mata ay ginagamit pang kita. Kapag ikaw ay isang aktibong member ng iglesia, bahagi ka ng iglesia. Maaring kasama ka sa children ministry, kasama ka sa youth ministry, sa young people's ministry, sa men's ministry, sa women's ministry. Maaring kasama ka sa nagtuturo sa mga children, nag-aasikaso sa mga children. Maaring gawin nandun sa pagpapaawit, pagtugtog, pagsayaw. Maaring gawin nandun sa evangelism, o sa ta-dance and tambourine. Maaring gawin nasa audiovisual ministry, o saan mang bahagi. Amen. If you are an active member of a church, you are doing your part. Amen. Amen. At hindi pwedeng sabihin
sa maliit na ito na wala kang silbi. Amin po ba? Kaya ang aktibong member na iglesia, gumaganap sa loob ng iglesia. Amen. At tumutulong sa loob ng iglesia. Tumutulong magdala ng kaluluwa. Tumutulong para lumago at mag-expand ng church. Tumutulong para maging maayos ang iglesia. Tinitingnan ng lahat, tinitingnan ng ano yung assignment na naka-assign sa iyo. Ako po, lahat, isa lang siguro ang hindi ko napasukan. Alam niyo kung ano yun? Dance and Tambourine Ministry. Pero pwede ang mga lalaki sa Dance and Tambourine Ministry. Pwede. Nahihiya lang yung iba, pero pwede. Sa doon ba sa mundo walang dancer na mga lalaki? Meron. Meron. Bakit sa church walang dancer na lalaki? Nahihiya lang, pero dapat meron. Kaya ang aktibong member ng iglesia ay may part sa iglesia. May bahagi siya. Hindi lamang dumadalo at hindi later dumadalo at maagang umuwi na hindi nakikipag-fellowship. A church is a fellowship. Hindi late na darating, uuwi. Sister, ano tayo? Meron tayo? Ang ibig sabihin ng fellowship, hindi nagsusulok. Hindi yung mga upon hinihila at dinadala sa dulong-dulo, nakatago. Hindi ganun ang fellowship. Amen po ba? Minsan nga sa isang mga fast food, di ba, lalo na oras ng kainan, wala na nang maupuan. Kaya merong naka-note doon, share a seat and win a friend. Win friends. Tama? Share a seat and win a friend. Tama? Eh kung darating ka, upo ka sa dulo, nagpatago ka. O hihilahin mo yung upuan, nagsusulo ka. Bigla kang darating, late ka. So bigla kang uuwi. It's not a fellowship. You are not an active member of a church. It is not a sharing, it's not a koinonia. Dapat bahagi ka. Alamin mo kung saan ka makatutulong. Ano ba ang gift mo? Ano ba ang talent mo? May tao pa ho ba rito? Lahat naranasan ko sa CR, na-assign ako. Nagpukpuk ako. Everything, lahat naranasan ko. Isang halang, dance and tambourine eh. Siguro hindi ko nalagyan yun. Ngayon siguro dapat lagyan ko na. Kung kulang ng lalaking dancer, siguro ako. Pangunahan ko. Magpatahi ako ng uniform na panglalaki. Tao pa ho ba rito? Kung ayaw nyo sa akin, si Father Eric na lang muna, ang sanguna. Na maging lalaking tambourine or dancer. Amen. They devoted themselves to the apostles' teaching, number two, to fellowship. Pag hindi kang iningitian, ikaw ang umiti. Hindi sabihin, wala namang umiingit, hindi ako umaatin. Wala namang kumakamay, hindi ako umaatin, wala namang kumakausap sa akin. E paano kakausapin? Hindi ka naman dumitingin. Kahit kausapin ka, hindi na salita. E tao pa ho ba nito? Pag hindi kang iningitin, ikaw ang umiti. Pag hindi kang inakamay, ikaw ang gumumay. Gumumay. Tumabi ka sa upuan, tumabi ka. Hindi ko, kukunin mo yung upuan, nadali mo sa dulo, tumabi ka rito. Di ba? Yung tao pa ho ba rito? Tingnan nyo katabi ninyo. Hindi nangangangat yan. Hindi rin nangangalmod yan. So huwag mong katakutan tumabi. Huwag mong i-separate ang sarili mo, huwag kang magsulo. May tao pa ho ba rito? Ay, yung unggoy nga roon eh. Natawagin ko siya, Moy! Nakatago yun, Moy! Pagsabi ko, Moy, itingin siya sa akin. Saluhin mo ito mo, ha? Ihagis ko sa kanya yung bayabas. Saluhin naman niya, ha? Nagre-response.
ba't ka matatakot tumabi dyan? Nangangagat ba yan? Nangangalmot ba yan? Kung saan sakaling may puto, pagtiisan mo na. Minsan lang na kayo. Kaya siguro, pag-a-attend ka ng church, maligo ka muna. Hindi, tsaka mo lang. Mag-deodorant ka, magtawas ka. Marami namang paraan eh. May tao pa ho ba rito? Kaya ako, pag inaano ko yung okasyong pupuntahan ko eh. Kung medyo mga formal ang pupuntahan ko, maayos yung kasuot ako, depende sa okasyon. Yung pabango ko, depende rin sa okasyon o sa tagal ng pupuntahan ko. Kung medyo mahaba-haba yung pupuntahan ko, yung medyo mamahaling pabango ang ibisik ko. Talagang kahit laban mo yung coat ko, andyan pa rin yung amoy. Pero kung mga simple-simple lang, mga ay medyo simple-simple yung pabango mo. Kahit ipaligo mo yun, mura lang yun. Tao pa ko ba rito? Eh siguro bago ka atin, maligo ka muna. Ano patabihan ka? Amen? Eh tao pa ko ba rito? So ang mga aktibong membro iglesia, tumutulong, nagiging bahagi. Ano ang tawag niya? Ano ang calling niya? Siya ba ay sa prayer and fasting ministry? Nagiging bahagi siya. Sa finance ministry ba siya? Nagiging bahagi siya. Sa ushering ba siya? Saan ba siya? Ang aktibong member ng iglesia ay umaatan regular at ang aktibong member ng iglesia, kung ano man ang itutulong niya, itutulong niya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Tuloy natin ang pagbasa. Ano sabing ganon? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Pakasabi, fellowship. Ayan. Tumutulong ang bawat isa para mag-expand, mag-grow ang church. Sabi ko nga, alam niyo, sa loob ng church, wala namang kulang dyan. Lahat yan ay pwedeng magampanan at malagyan. Maasikaso kung ang bawat isa ay magbo-volunteer na mag-asikaso. At hindi magpapa-asikaso. May tao pa ho ba dito? Okay lang na magpa-asikaso, pero at the same time, mag-asikaso rin tayo. Magagampanan ang lahat at malalagyan ang lahat. Sige, ako yung magbubukas ng ilaw. Pag dilim na yung gabi, bago pa yung gawain, ako magbubukas ng electric pan para pagdating ng mga kapatiran, hindi sila pang magbubukas ng electric pan lang. O ako magbubukas ng aircon para pagdating ng mga kapatiran, malamig na yan. Ganyan. Sige, ako yung mag-aasikaso ng mga bata para habang may preaching, tumatakbo-takbo yung mga bata dyan eh. Yung mga parents, makapakinig na gusto, lalo na kung umiiyak na eh, magsasacrifice ako, babantihan ko yung bata. Ganyan. May tao pa ho ba dito? O itong Sunday na ito, ako yung mag-i-special number, kami yung mag-i-special number. May tao pa ho ba dito? Ganun. So ang mga aktibong member na iglesia, bahagi sila. Nagbubuluntaryo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tumutulong para mag-grow, mag-expand ang church. Tumutulong. Paano ba ako makakatulong para mag-grow ang church? Mag-expand ang church? Paano ba ako makakatulong para ang financial ng church ay lumaki, etc., etc.? Kung malapit ang anniversary, ano bang may tutulong ko? Ito ngayon, malapit na yung gawin. Ano ba yung matutulong ko rito? Nakikinig po ba tayo? Ano ba ang dapat kong gawin? Amen. Ano ba ang nakakapuwing? Hollow blocks? Hindi. Alikabok. Kaya kung sabihin, maliit lamang ang iyong bahagi, kung gagampanan mo yan, malaking bagay. Amen. Talakpakan natin si Lord. Ano ang pinag-aaralan natin? Maging aktibong miyembro ng iglesia. Ang mga aktibong member ng iglesia ay umaattend regular. Ibinabahagi kung anong meron sila. Namumutang pero nagbabayad. Hindi pinagnanasaan ang kayamanan pag-aari ng kapatiran.
nakikinig pa ho ba tayo? Bagkus kung anong meron na ay ibinabahagi, hindi tawad ng tawad, at ang produkto ay quality, hindi rin mataas ang tubo, tama lang, lalo na kapatiran. Parehas. Amen. Yeah. At ang aktibong member na iglesia, tumutulong para lumaki, mag-expand, mag-grow ang Kingdom of Jesus Fellowship. Matugunan ang lahat ng mga pangangailangan nito. May tao pa ho ba rito? Amen. Kung sino yung mga kabataan, mga children, mga young people na hindi na dumadalo, nagiging bahagi. Kung si ganito, hindi na nakakadalo. Ako mag-aasikaso kanya. Ako pupunta sa kanya. Ako mag-PM sa kanya. Ako mag-text sa kanya. Then, hindi na siya nakakadalo. Amin po ba? O yung member ng women sa ganito, hindi na nakakadalo. Pupunta ako siya, text ko siya, tatawagan ko siya. Amen po ba? So, si ganito ay hindi na tumutulong. So, ibig sabihin ng fellowship, hindi nagiging makasarili. Kung maaari nga, bago dumalo, lahat ay tinatawag at tinetext at pinapaalalahan na, di ka na, sis. Sunday ngayon ha, sama-sama tayong dadalo. Kung gusto mo, magbaon tayo ng ano, biko. Para ha, pagkatapos ng service, meeting-meeting tayo, fellowship tayo, kainan tayo ng biko. Bigandaan din natin ng mga lingkod ng Diyos. Hello? May tao pa ho ba rito? Amen mo ba? Kung sino'y nawawala, yun ka, maging bahagi na. Yung people nga, maging bahagi ka. Men's, women's, maging bahagi ka. Tumulong ka. At syempre, dapat nagdadagdag tayo ng bagong miembro. Lalo na ngayon, na bakasyon na. Dapat ang mga leaders na wala ng pasok, at lalo na walang pasok full-time, namumuna ngayon. Pwedeng mag-everyday evangelism ngayon. Tama po ba? Yes. Kaya pag tumatawag tayo ng discipleship training, dumalo kayo. Nagbigay na ako ng mga babasahin para pag-aralan kung paano mag-share sa mga unbeliever at mag-share para sa mga Christian. Pwede na rin ituro direkta yun eh. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ibig sabihin ng mga aktibong member na iglesia, tumutulong sila. How to expand, how to grow the church. Para maibalik yung mga nangihina, nangawawala, nandalami, nagkasala, at hindi naman naiwasan yung nagkakasala eh. Kailangan namang hayaan mo siya ng manatili sa pagkakasala. Hindi mo naman talagang maiwasan, may nagkukulang, may nagkakamali, may naliligaw, nalilis ang landas, may nandalami, no? May iba naman, hindi nandalami, natutunaw sa init. Sabi nga, bakit hindi na umatin sa ganito? Magpapahinga daw po, napapagod na raw eh. Eh bakit ako? Napapagod din, hindi naman nagpapahinga. Amin po ba? Eh, nung Sunday nga eh, punta kami nila Pastora Roan, si Pastora Elba, Pastora Lynn, punta kami ng ano, Sambales. Wow, sarap! Makapag-unwind. Hindi pa ako dumadating, hindi pa ako umaapang ng Sambales. May text message na kaagad eh. Pwede po ba tawag kayo? Emergency. Sabi ko, Sir Elma, ito mo, problema na naman. Hindi ka pa nga naapat pa yun, problema na naman. Wala namang magawa, tawag tayo. Anong problema? May problema po. Ganun ba? Sige. Eh, alam ninyo, hindi naman ako, natotoo lang, ang sarap sana ng Sambales, sarap sana makapagpahinga, makaligo-ligo, mag-swimming-swimming. Hindi, aminin ko, hindi ko rin na-enjoy ng malalim eh. Kasi nagpapahinga kami, tunugan ng tunugan yung mga cellphone eh. Anong oras kayo uuwi? Hindi pa, aalis pa lang namin, kararantay pa lang namin yung uwi. Kaya kung sasabihin nila, ba napapagod ako, gusto magpahinga, eh ako nga, sobrang napagod eh. Sa pagod doon, hindi na ako tumukat eh. Kailangan ako marito. Alam mo, yung pagod ang patahimikin natin, amen? Huwag yung pagod ang magpatahimik sa atin.
Lahat ng gustong magpatahimik sa atin, yun ang patahimikin natin, tayo ay magpatuloy tayo. Palakpakan natin si Lord. Kaya kung meron tayong nakikita riyan, na maaaring masabi natin, leader nga yan, ako pa magpapalo ako. Kahit leader, ipalo ako. Kailalahanin mo, nung siya'y mainit, panalo up ka. Ngayon siya'y nanlalabig, natutunaw, pakipalo up mo rin. Hello? May tao pa ho ba rito? Wala sa nasagot. Kay leader, kay hindi leader, palo up mo. Alam mo ba, naranasan ni Pablo, nangihina din siya, depressed din siya. Opo, discouraged, depressed. Alam mo, nung dumating si Tito, sabi niya, blessing ka. Nangihina rin ako eh. Mabuti dumating ka. Akala mo, ang mga lingkod ng Diyos, hindi rin nangihina yan. Kakaramdam din yan eh. Ako minsan, nakakaramdam din ako, parang ayoko mag-pray. Tinatangad din akong magturo eh. Ang gagawin ko, magkakatugtog ako ng worship. Para matrigger. Amen. Minsan, nakaramdam din ako, nahihilor na ako, na hindi mo maintindihan. Amen po ba? Pero kailangan lumaban tayo. Pakisabi, lumaban. Lumaban. Kaya pag may nakikita ka rin, nangihina, nanglalamig, hindi dumadalo, nag-pull, nag-backslide, kumilos ka na. Gumawa ka ng paraan. Kung ginawa mo yung part mo, hindi mo kinaya, tawag ka ng iba pa. Amen. Para maibalik. Umangat, lumago, at makapagligtas tayo ng kaluluwa. Amen! Palakpakan natin sa Lord. Ang mga aktibong member ng iglesia, number one, na nanatili sa aral ng mga apostol. Number two, sa fellowship, koinonia, sharing. Ang ibig sabihin ng koinonia, sharing, ibinabahagi niya ang kanyang sarili. Yes, umaatin sa regular. Yung kung ano yung pwede niya, i-volunteer, binavolunteer niya. Bahagi siya ng evangelism, bahagi siya ng paglaki, paglawak, paglago. Ang mga nanghihina, nanglalamid, tumutulong siya para may ahon. Bahagi siya sa mga prayer and fasting ministry, children youth, etc. Bahagi siya. These are the active members of the church. They devoted themselves to the apostles' teaching, number two, fellowship, and number three, breaking of bread. Pagpira-piraso ng tinapay. Lingkod ng Diyos, ito ba'y communion? Ito ba'y Lord's Supper? Hindi. Dahil sila, ang pagkain nila ron ay tinapay. Sa Amerika, ang pagkain nila ay tinapay. Kaya sa Pilipinas, maraming mataas ang sugar, pagkain natin, kanin. Ang lakas natin kumain ng kanin. At ang ibig sabihin ng breaking of bread, ang ibig sabihin, sila ay nagsasalo-salo. And listen very carefully. Anong sabi ng Biblia? Basahin natin, ha? Gawa 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Yan. Ituloy natin dito sa verse 46. Every day, they continued to meet together in the temple courts. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang mga aktibong member ng iglesia, pag merong gawain sa church, dumatalo. Sunday, discipleship training, dumatalo. Ito pa ang sabi ng Biblia, they broke bread in their homes. Akala mo ang fellowship ay sa loob lang ng church? Hindi. Sa mga bahay-bahay din. Kaya tapos sa lugar ninyo, inaatinan ninyo ang mga gawain niya. Kung ikaw na taga rin ay hindi ko umaatin, at Kristiyano ka, paano mo mapapaatin ang mga unbeliever, ikaw mismo ay hindi umaatin? Hello? Nakikinig po ba tayo? And listen very carefully. Dapat sa bawat lugar na merong Bible study ang KOJM, lahat ng membro suportado yan. Yes! Suportado yan. Makikita ng mga unbelievers, mga born again Christian, oh, nagkakaisan, saya, oh. Maka-join nga sa kanila. Kahit na ang kulang nila, pagtapos nila ng mag-fellowship, mag-Bible study, yung pinagkasalusanuhan nila, kinamuslan,
ang saya-saya nila. And listen very carefully. We are the salt and the light of the earth. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung ang mga ilaw na yan, kahit na ilan lang ang watts niyan, pag pinagsama-sama mo yan, ang buong barangay maliliwanagan yan. Kahit konting asin lang tayo, at pinagsama-sama mo yung mga asin na yan, ang buong barangay, maaalatan natin yan. Madali nating mawiwin ang Commonwealth, ang batasan, ang balara, etc., etc., kung ang mga born-again fellow, Christian dyan, taga kayo, JM, meron silang breaking of bread sa mga tahanan. At pwedeng maglumipat sa next Thursday, dito naman tayo. Dito naman ang fellowship natin. At makikita yan ng community. Ito ang mga born-again Christians. Amen. Number one, united. Nagkakaisa. Nagmamahalan, a united church, a loving church, a caring church. Nagiginip pa mong patahin. Kaya akala natin, temple lang ang service or church lang ang service. No. They broke bread in their homes. Mga informal lang yan. Simpleng Bible study na meron silang konting ano man. Hindi nyo ba napapansin yung mga Katoliko? Magbubuhat sila ng rebulto nila. At pag iniwan sa isang bahay yan, di ba? Magpapakain yan. Pag mayaman yan, ang sarap ng pagkain. Pag mahirap, parang patay, kapitinatay lang yan. Pero magpapakain siya, ayon sa kaya nila. Kaya minsan, pwede, kung dito tayo kina sister ganito, o minsan, doon naman tayo sa inyo. Amen po ba? Iyan ang mga aktibong member na iglesia. Pinapalakas sa mga Bible study sa mga lugar nila. Hindi lamang po sa church yan. Sa totoo lang, basahin po ninyo ang Biblia. Ang church, hindi naman po talaga ang church talaga. Kung mapapansin ninyo eh, pati sa mga bahay-bahay, meron silang fellowship. Amen. Sa mga Bible study ngayon, pwede ka nang mag-evangelize dyan. Pwede ka nang mag-discipleship dyan, pero kan pwede ka nang mag-train dyan. Amen po ba? Nakunawaan po ba natin ako? Talakpakan natin si Lord. Daluhan po natin ang mga gawain natin. Suportahan po natin. Pwedeng magpalit-palit na ng tagapagturo. Amen. O sa next na gawain natin, ikaw naman ang mag-share. Ginagawa natin ang fellowship na yun sa church, maging sa mga bahay-bahay, lugar-lugar. At minsan, hindi sa bahay-bahay din natin ginagawa yun, di ba? Minsan, nag-uusap-usap. O sa circle tayo, minsan mag-meet, di ba? Okay lang din. Give time to fellowship. Be an active member of a church. Maging aktibo ka. Alam nila kabahagi ka. Alam nila taga-KOJF ka. Amen po ba? And be faithful. Amen. Huwag natin tularan yung mga politician. Pero sabi ko, kasi Manny Pacquiao, bilib ako sa kanya. Kasi isip mo, from boxingero to statesman. No? At nagbagong buhay. Pero mapapansin mo, hindi ka matutuwa rin sa kanya. Bakit? Noong una siyang tumakbo, kay Villar siya. Pagkatapos, nung nanalo si Pinoy, iniwanan niya si Villar, pumunta sa kay Pinoy. Tapos, ang pagtakbo niya, iniwanan niya si Pinoy, tumama naman siya kay Pinay. And this is true. Nung natalo si Pinay, iduterte na naman siya. Balimbin. Hindi tayo ganun. Amin po ba? May problema ang Kingdom Jesus Fellowship? Taga Kingdom of Jesus Fellowship tayo. Amen. Pinapagpala ang Kingdom Jesus Fellowship, taga Kingdom of Jesus Fellowship pa rin tayo. Amen? Alas na masagot? Amen. Hindi tayo nandito dahil may hihilingin ka lang na pabor. Hindi ka rin nandito dahil may problema, may pagsubok, may labang ka lang ng buhay. Kaya may hihilingin kang pabor, kaya wala, taga Kingdom of Jesus Fellowship ka. Amen. Kahit kinabukasan, mamatay na ako rito, at ang pabalit sa akin, yung mga anak ko at asawa ko, tuloy pa
rin naging nag-fellowship. Amen! Pero hindi pa ako mamamatay. Dahil ang magandang lalaki, ang daddy lolo, matagal mamatay. Amen! Amen! Hindi yun. Saka dumadalo ngayon. At dito ko ngayon dumadalo. Ano ba talaga, church mo? Basta dito ako dumadalo ngayon. Saka ba talaga? Dito nga ako dumadalo ngayon. Tapos iba na naman nadaluhan niya. Kaya saan, ano ba talaga, church mo? Basta dito ako dumadalo ngayon. Amen. Sabi nga ng GMA, where you belong. Pag taga-GMA nga, di ba? Dapat, alam mo, taga kayo, GMA. Porke pa may problema ang pamilya mo, iiwanan mo na yan. Porke pa may problema ang church mo, iiwanan mo na yan. No. May tao pa ho pa rito. E kung magkamis yan, hindi naman natin na naano. E pagkatapos na marami nilang problema, kanino tatakbo? Mamageng. Daddy lolo. Amen po ba? Amen. Panagpakan natin si Lord. Breaking of bread, pagkaraparasan ng pinapay. Amen. Ang ibig sabihin nun, patlak. Bilang na munda gano'n sa Mexico, po. Remind ko naman po yung reunion natin bukas, 11 o'clock. O sige, punta ako. Pero nag-iisip-isip ako, pupunta ako o hindi. O ang may gagawin ba? O may dadalhin ba? Patlak po tayo. Eh hindi naman ako marunong magluto, sabi ko. Sige po, magluluto na lang ako ng pinakbit. Wow, naimas. Ganyan din sa mga Bible study natin. Cheering. Kung sino yung gustong umawit, di ba? Sino yung gustong tumugtog, amen. Ay sa mga, kaya sa church, listen very carefully, sa church man, kung ano yung pwede mo i-contribute, i-contribute mo. Kaya sa mga Bible study, sa mga men's, women's fellowship, young people's fellowship, youth fellowship, kung ano yung pwede mo i-contribute mo. Kaya sa pagkain. Magdadala ko ngayon ng sumang. Okay. Tapos huwag mong pipita sana, ha? Kung ano yung dinagay dyan, ha? Ngayon, dinila dyan, suma na matamis, ipawal sa'yo matamis, huwag ka nalang kumain. Kaya kagaya kahapon, custard cake daw yun. Pag ganun ko, yung ilalim, hindi matamis, iba pong matamis, kumain na lang ako ng konti para siyang ma-open. Pero isa, sabi isa, nanginginig na isa, Talaga mahalata ng mga lolo't lola na, Mataas po ba sugar ninyo? Oo, sabi niya. Pero kung balatan niya yung leche plan, custard cake. Grabe, taas daw sugar niya. Okay, bihan natin mo, pinakbit na meron nga, ang palaya. Hello? Ang active ng member ng iglesia, kung anong talento mo, ino-offer mo, pwede mo ibukas na yung tahanan mo dito tayo sa aming tahanan. Kung anong pwede mo i-offer, patlak. Laing ako ngayon. Ay, wala ako ngayon eh. Taguhugasan na ako ng pinggan, ha? Okay lang yan! Amen! Amen! Palakpakan natin sila. Diba, sarap! Ito yung mga aktibong member ng iglesia, they broke bread in their homes. Hindi to communion, ito Lord's Supper. Ito'y kung anong meron sa tahanan, yun, kain sila. Kaya kung sakaling ino-offer dyan, bawal sa'yo yan, eh wala ipilit. Alam mo na pala mataas yung sugar mo, inom ka na inom ng soft drinks. Tubig na lang. Kaya pag meron ba tubig? Itawa pa ho ka rito. Mahalin mo kung ano yung meron sa kapatid mo. Amen. Walang sumasagot? Kanagpangan natin si Lord. Yan. A united, a loving, caring Christian church. Handang tumamay, handang tumulong, handang sumagip.
Nahihinig pa ho ba tayo? Yan. Tapos pakisabi, open! Yan, yung mga hindi nagsusulo. Alam mo, napakirot naman siya itong maramdamin. Lagi nag-iisip ng nega. Negative. Hindi mo lang nakamayan. Galit yata. Hindi mo lang nakitian. Galit yata. Hindi mo lang nakausap. Galit yata. Medyo lumampas lang tingin mo. Hindi ako pinansin. Mga minamahal, ang ibig sabihin ng mga aktibong member ng iglesia, hindi maramdamin. Amen. Hindi maisip ng nega. Amen. Hindi rin palaaway. Hindi rin mapanira. Ay, alam mo ba si sister, nakinagtagyan ako sa ilong yan. Hello? May tao pa ho ba rito? Open! Pakisabi, open! Yeah. Lakatin nga ako sa isang seminar, 3 days yun. Unbeliever yun, ha? Pero alam mo, doon, talagang binubukas ang lahat, eh. Inaalis yung poor self-esteem. Alam mo kung bakit marami nagsusulong? May poor self-esteem yun, eh. Marami hindi naintindi sa sarili niya. Kaya nga nung nag-reunion kami, oh, brad, ilang taong ka na? 57. Pinakata ka pa rin hanggang ngayon? 57. Kalbo na dito. Kalbo rito. Wala pa rin asawa, brad. Sabi ng mga ka-reunion na, wala pa eh. Pero alam niyo ang dahilan kung bakit walang asawa yun? Nagsusulo pa natin. Dapat open ka, bukas ka. Open ka for correction. Open ka na damayan ka. Sige, nangangailangan ka, damayan ka. Kung nangangailangan ka ng correction, i-correct ka. Amen po ba? Kung sinong gustong kumorek sa akin, o sabi mo ko personal, i-correct mo ko. Hindi ang mga salita. Promise ko sa iyo, Nick Atiting, wala akong sasabihin, promise. May tao pa ho ba rito? Totoo ba yan, lingkod ng Diyos? Promise, cross my heart. Ngunit meron akong hiling na sandaling i-correct mo rin ako at meron din gustong kumarek sa'yo. Pwede ba open ka rin? Hello? Ipapangako ko sa'yo, wala kang marinig sa akin ni Katiting Asalita. Dito tuloy mo natin nasabihin mo. Ngayon, pag meron gustong kumarek sa'yo, tatawagin ko rin yun. Magagawa ko rin. Kasi tandaan natin, ang bawat isa ay may pinabago at patuloy na pinabago. Amen. Talakpakan natin sa Lord. Kaya dapat open tayo, hindi tayo nagsusunod. Bukas tayo. Ano bang pangangailangan mo? Magbukas ka! O ano bang dapat baguhin, itibid, ayusin sa'yo? Ako nga, masaya. Sa totoo lang, isang kaligrehan ko ngayon, yung nabuoy uli yung mga fellowship natin na yan, ang saya-saya ko. Kasi ang ganda niyan eh. Di ba? Oh, nakita mo, nag-aaroon na special number na may mga props pa, di ba? Kasi hindi naman pwedeng isutong sasakyan ng dalit mo rito eh. Maganda yun. Nagiging bahagi yung bawat isa. Kaya pa, huwag kayo nalilit, huwag din kayo nagmamadil. Huwag na ako eh. Dandali lang, bro. May panisyon na. Huwag na ako eh. Kailangan ka pong kumita ng pera. Paglitan ako ni misis ko. Pagkundi lang. Huwag tayong nahihiya at natatakot. Perfect love, cast out fear. Kung natatakot ka, bumili ka ng t-shirt, no fear. Di ba? Pag wala kang pera, no pera. Lagyan mo rito, no pera. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. Dapat walang poor self-esteem. Huwag ka nagsusulong. Eh, natatakot ka ba? Lumabi ka rin. Lumabu ka rin yan. Sabihin mo siya, di ka naman nangangal, di ba? Ito ako, ha? Hindi, nangangal mo lang. Amin po ba? Yan. Tapos, hindi rin naman bully.
Hindi rin naman mayabang. Yung iba naman, hindi naman binubuli. Joker lang talaga. A jolly good fellow. Eh, konting nabiro lang, iyak na kaagad. Hello, may tao pa ba rito? At yung iba, masyadong offensive. Pag natanong mo, hindi naman eh, hindi naman eh. Pinagpimintakan mo. parang yung napanood ko, sabi gano'n, hugad labo-labo. Sabi, hindi ako. Sabi niya. Bakit niya ako pinagpipitakan? Kahit ganito lang kami, hindi kami mamamatay tao. O, tabagin mo tatay mo. Umuwi, o. Tatay, pinagpipitakan tayo. Tayo lang pumatay sila po labo. Hello. Alam niyo yung story, ano? Akalain niyo ang saya-saya ng taong yun, sikat, kapayat-payat, eh, tapos may sakit pala sa puso. Hindi na nangulo ka nagpapatawa ka eh. Hindi malungkot ang buhay mo. That's right. Hindi na nangulo ka nagpapatawa yun eh. Masaya na buhay niyan. Hindi na nangulo ka maraming pera yan, masaya na buhay niyan. Hindi nangulo ka sikat na yan, masaya na buhay niyan, no? Kailangan nila si Kristo para sumaya. Ikaw maaaring wala ka ng lahat ng bagay, pero meron kang Kristo sobrang sayo. Palakpakan natin si Kristo. Kaya ating ibahagi si Kristo sa iba. Yun, kaya dapat huwag tayong bully. Huwag din naman tayong masyadong maramdamin o negative. E konting nabiro ko lang ng konti, iyakan na ng iyak. Hindi naman ganun. May tao pa ho ba rito? Kasi meron talaga tao masayahin lang eh. Tama po ba? Yun. Yan. Tapos, sabi ng ganoon sa aklat ng 1 Korinto 13. 1 Korinto 13, 4 hanggang 7. 1 Korinto 13, 4 hanggang 7. Basahin natin. Anong sabi rito? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa, hindi ikinakatuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-aasa at pagtsatsaga hanggang wakas. 1 Korinto 13, 4 hanggang 7. Ano ang sabi ng 1 Juan 4, verse 8 and 9? 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Anong sabi roon? Beloved, let us love one another. Love one another. Hindi sinabing love another, boxing another. Gusto ni Manny Pacquiao, merong pondo para sa mga boksingero. Dapat ang sabihin niya, itigil na ang boxing. Pakinggan niya yung nanay niya, si Mami D. Kaya yung boxing, nakamamatay yan eh. Love one another. Alam mo ang saya pag nakita ng mga unbeliever, ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, nagbabayaran ng utang. Ang saya. Hindi nagsisiraan, nagmamahalan, maganda ang produkto, may quality. Makikita nila talagang nagkakaisa sa lugar na yan. Alam na lahat ng mga born again yan, taga KOGF, magkakapatid yan. Alam mo, matutuwa sila eh. Amen? Sarap. Masarap. Alam mo, masarap na yung iniaaral natin, isinasaka buhay natin eh. Ang sarap nun. Kaya dalawang klaseng evangelism eh. Number one, yung talagang ibinabahagi mo ang word of God. And number two, nakikita sa buhay mo. At pag nakita ng maraming tao ang mga taga-KOGF sa lugar na iyan, nagkakaisa, nagmamahalan, okay. Hanggat magagawa natin, kaya natin at mai-inform tayo, pupunta tayo. At welcome tayo. Uno tumawag sa akin si nanay, tapos sa akin, tapos si nanay. Sabi niya, si Tatay Nestor po, umuwi na kay Lord. O sige po, sa araw na dumating si Tatay Nestor sa bahay ninyo, pupunta ka agad ako. O, tumawag ulit si nanay, in-inform ako, andito na po. Pumunta ako nung gabing yun.
May dala akong mga kape, may dala akong mga kutkutin. Nagtuhan kami, umuwi na ako. At lahat ng mga kapatiran, sinabihan ko, pwede kayong dumalaw, pwede rin kayong magturo gabi-gabi, nasa sa inyo yun. Pero ako, last night ako darating para magturo. Pinasikaso natin ng lahat, mga sound system, camera, etc. Lights, extension. Nagkaroon tayo ng mini service, mini crusade. Nakikinig pa po ba tayo? Tapos tinanong ko, kailan po ba ang living? Bukas. Darating po ba kayo? Oo naman. Ako pa. Sinuot ko yung isa sa pinakamaganda kong maroon. Talagang ano yung planchado yun. Ang lutong nun, inalmirol yun. Naka-sunglass pa ako, naka-shades pa. Amen po ba? Eh mabuti na lang, meron tayong tatatlong kapatid na dumating. May taga-payong sa akin, may taga-hawak ng bago, may taga-video sa akin, at least may tatlong dumating. Eh kung walang dumating, di solo friend, ikaw na nagpayang ng sarili mo, ikaw pa nagbit-bit ng bag mo, ikaw pa rin ang nag-video sa'yo. Di ba parang si Moses? Sabi ni Moses, Joshua, makipaglaban ka. Ang ginawa ni Joshua, nakipaglaban siya. E parang manalo si Joshua, si Moses, nag-intercede, tinaas niya dalawang kamay niya. Ura ba, santay! Eh, ang tumatagal ng labanan, napapagod na siya. Meron dalawang tao, di ba? Kinawakan yung kamay niya. Ura ba, santay! Lumalaban si Joshua, dapat ganyan din tayo. So, alam mo nang tumatakbo ng bata, nadadapa na. Nakatingin ka lang. Huwag mo takbuhin, kahit di mo anak yan. Nakita mo yung CR, walang sabon. Wala tayong sabon dito ba? Eh, di mo sabihin mo, lalayari, wala tayong sabon. Wala tayong tubig, etc. Hello. Bahagi tayo. Amen. Aktibong member na iglesia. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Hindi pala awa, hindi mapanira. No? A blessing and an encouragement. Ayan. Dapat, pagdating mo sa church, I am a blessing. I am an encouragement. Blessing ka, encouragement ka. May tao pa mo ba rito? Paano ba tayo magiging blessing? Paano ba tayo magiging encouragement? E di, i-offer mo. Ano pwede mong i-offer? Pwede kang mag-adjust ng konti. Kung paano ka makakapag-adjust? Amen po ba? Ganun yun. Amen po ba? Palakpakan natin sa Lord. And lastly, sabing ganun, and to prayer. Prayer. Alam mo, ang mga aktibong member na iglesia, pinapapray mga kapatira. Inaalam natin kung ano yung needs ng kapatid natin. Tsaka, pag may pangangailangan tayo, huwag tayo natatago. Huwag tayong ginagadalo, natatago tayo. Na para bagang nobody cares. May paalam natin sa bawat isa, ano bang kalagayan natin? Hello? Eh, kahapon nga eh. Ang tagal-tagal ko nga hindi nakita yung mga iba ron eh. Eh, first time ko uling nakita for so many years. Sabi nga sa isa, ilang taon ka na? Malapit na akong mag-senior citizen, 59. Sipin mo, mga kasama ko, 75. 57, 59. Grabe. Iniisip ko, ano na ba edad ko? Kasi mo mga ka-reunion ko, to restore ko. 75. 59. Grabe mga ka-reunion ko. Merong tumaba na hindi mo maintindihan. May pumaya. May nakalbo. May nanginginig ang nakingiti rin ako ng sarili ko eh. Mas meron akong narinig doon. 75 years old na siya. Sabi niya, alam mo, marami makakalimutin. Ako hindi pa. Pagkatapos ng ating reunion, preacher ako sa mga senior citizen. At the age of 75. Sabi niya sa akin, alam niyo,
para pala tumalas ang isip mo. Kahit 75 years old ka na, magbasa ka palagi ng Bible. Tatalas ang isip mo. At bless ako sa kanya. Si mo 75? Preacher pa? Matalas pa rin yung isip? Sipin mo, ang sikreto niya rin, nagbabasa ng Bible. Eh, pinapagmasdan ko yung mga ka-fellowship ko, mga walang buhok dito, walang buhok dito. Ay, mga karamihan niyo, walang buhok dito. Sabi sa akin, mabuti ka, may buhok pa rito. Kasi gigilog, nilagyan ko ng glue yan eh. Araw mahuhukos. Ano? Prayer. Alamin mo, ano yung mga pangangailangan ng kapatid? Ipaalam mo rin sa iba. Kaya nga, first time namin mag-meet at konti lang nakatalo, pero nakihang paraw nila sa susunod daw. Sabi ko, sige, information lang lahat. Inform lang ako para makarating ako. Kami bago kami naging wahiwalay, meron siyang pre-request kaagad eh. Kapag ganyan din tayo. Paalam mo kung ano yung mga pangangailangan mo para maipag-pray ka. Amen. Alam mo yung mga pangangailangan na iba, ipag-pray mo. Kaya miso sa mga pray ko, Brent, diba ginagawa rin natin yan? Na may mga tinapay tayong pinagpiretraso at yung pinirasong isasobo mo sa kanya at ipapagpray mo siya. Alam din mo, ang aktibong member ng iglesia, inaalam ang mga pangailangan ng mga kapatid. Pinapaalam mo rin kung ang mga pangailangan. Amen. Tapos, inaalam din natin kung ano yung needs ng church. Ano ba ang dapat tutukan ng prayer sa church? Hindi lang yung church, yung natin, yung body of Christ, yung Pilipinas, yung buong mundo. Nakikinig pa ko ba tayo? Kaya, dapat meron, nagdadalanginan tayo sa bawat isa. Meron tayong mga prayer meetings na ginagawa, at the same time, nagpe-pray tayo for one another. Amen po ba? Itawag pa ko ba rito? And to pray it. Palakpakan natin sa Lord. Ayan. And ito ang reward. Gusto niyong malaman ang reward? Nanatili sila sa aral ng mga apostol, sa fellowship, breaking of bread, and to prayer. Ano ang resulta? Masahin natin. Aklat ng Gawa 2:42. Gawa 2:42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, at pagpipreparaso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa kanila ang magkahalong pitagan at takot. Nakita ninyo, tingin po sa magandang lalaki sa harapan, noong naging active sila, naging active member sila, yung signs, wonders, and miracles sa church sila, grabe. Grabe yung signs, wonders, and miracles. Sa ayaw mo sa gusto, pag ang mga miyembro ay aktibo, amen, ibibless ng Diyos ang church na yan. Ang signs, wonders, and miracles, ang prosperity, ang success, ang victory, kasi matutuwa si Lord eh. Wow, nagmamahala, nagkakaisa ang mga aktibo. Talagang mahal ng Diyos, mahal ng church, mahal ng bawat isa. Wala akong magagawa kundi pagalingin ang mga iyan, pagpalain ang mga iyan, i-bless ang mga iyan, i-promote ang mga iyan. Ang gagawin ng Lord, anghel, pumunta ka ron, bigyan mo ng corona yan, bigyan mo ng honors yan, bigyan mo ng medals yan, bigyan mo ng trophies yan, tanggalin mo ang high blood niyan, tanggalin mo ang almoranas niyan, tanggalin mo ang sakit sa puso niyan, pagpalain mo yan. Dahil yan ay isang iglesia, isang kristyanong aktibo sa Diyos. Amen! Yes! Kaya makikita mo yung mga member ng Kingdom of Jesus Fellowship, mga Mr. Junior, Miss Junior, Mr. Senior, mga prom king, grabe, mga may honors, mga may medals, mga may trophies, mga tumatanggap ng kagalingan, ng mga himala, mga pinapagpala, malaki ang kita. Amen! Lumalaki ang negosyo, nagkatrabaho, napopromote, amen! Ang himala ng Diyos ay nararanasan. Hindi!
Kaya kung magramisan, pwede hindi ka na humingi sa Diyos eh. Gawin mo lang yung part mo eh. Amen! Palakpakan natin si Lord. At ituloy natin ang pagbasa. Gawa 2, ha? Yung ating binabasa, magtatapos na po tayo. Gawa 2:42, no? Nasaan na tayo? 43. Yan. At anong sabi rito? Sa verse 46. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo. Nagpiprepare siya ng tinapay sa kanilang tahanan. At nagsasalita at nagsasalo-salo silang masaya. Yun. Alam mo, dapat ano, makita sa atin ng mga unbelievers ang joy. Joy as a Christian, joy as a member of the King of Jesus Christ. At anong sabi ng Biblia? Ito. Ito ang reward. No, una, yung mga miracles ng Lord. And number two, sabi ganoon, no, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat. Natutuwa ang mga unbelievers. Amen. And listen very carefully. Pag natuwa ang mga unbelievers sa isang church na nagmamahalan, amen, ang mga unbelievers pupunta yan. Kaya anong sabi ng first verse 47? Verse 47, anong sabi ng 47? Acts 2:47, anong sabi nga noon? Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Araw-araw may naliligtas, araw-araw may nabubunagin. Amen. Araw-araw may nadaragdag sa kanila. Hindi linggo-linggo, araw-araw. Bakit? Sapagkat nakikita ng mga tao na sila ay mga Kristiyanong aktibo sa Diyos. And listen very carefully. Para matulungan natin ang KUEJEP ng more expansion and more growth. Amen po ba? In numbers, not just in kung ano pa mang bahagi ng ating buhay, kinakailangan makita ng Diyos na aktibo tayo. Pag nakita ng Diyos na mga aktibo tayo, ang Diyos mismo ang magdadala ng mga attendees sa atin. Yes. And God added daily to the church those who are saved. May tao pa mo ba rito? Alam mo, ang hinahanap lang talaga ng Diyos sa ating lahat, ipaging aktibo tayo. At pag naging aktibo tayo, wala na tayong hihilingin, wala na tayong kahanapin pa sa Diyos. At ang Diyos mismo ang dadala ng mga attendees sa atin pag nakita ng Diyos mga aktibo tayo. Amen po ba? Dahil lahat ay tumayo. Panginoong Diyos, sa oras na ito, hindi na po namin ito papakahaba-habaan pa. Hindi na rin po kami hihingi pa ng mga pagsarili namin. Para sa pag-aaral, trabaho, negosyo, para sa iglesyang ito. Sapat na po ang aming mga napakinggan. Isa sa kabuhay namin ito. Hindi na kami iiyak. Hindi na kami babagsak pa. At manginginig pa sa presensya ng Diyos. Sapat na po yung aming napakinggan. Isa sa kabuhay po namin ito. Magiging aktibo po kaming member ng Diyos. Mananatili kami, magpapatuloy, ipaglalaban, titindigan, ibabahagi, ipipress, isishare, itetestify ang aral ng apostol. Mananatili kami sa fellowship na anumang meron kami, ibabahagi namin. Talino o anumang meron kami, ibabahagi namin. These are expressions for my love to worship you.
taken me into your arms. Me into your loving arms. Tayo magpatuloy ng pagsamba sa Diyos. Sige po sa lahat ng gustong maging aktibo ng Iglesia sa mga oras na ito, taas po ang kamay patungo ng langit. Huwag na po natin tingnan yung nakaraan, nakalipas, kahapon. Ngayon, gusto mong maging aktibo. Huwag kang aktibo nga, lalo mo pang gustong magpaka-aktibo. Narinig po ang aral na ito at isa sa kabuhin nito. Sige po, taas po ang kamay patungo ng langit. Aasahan ka ng Diyos. At asahan mo rin ng Diyos na sa pagiging aktibo mo, member na Iglesia nito, lahat ng kahilingan mo higit pa sa iyong inaasahan ibibigay ng Diyos. Lahat ng pangangailangan ng Iglesia nito ibibigay ng Diyos higit pa sa ating inaasahan. And this church will continually grow and expand. And the Lord will bring souls. Our chips. Lahat po'y sasama. Yung mga sumama ng nakaraan at pati yung mga hindi nakasama ay i-encourage, i-PM, i-text, tatawagan. Sama-sama kami, Panginoon, na mag-i-event pa ng mga iba pa para makasama namin. Itutuloy namin ito, Panginoon, na kami mag-aktibo ng Iglesia. At itutuloy namin ito sa huling hininga ng aming mga buhay. Maraming maraming po salamat sa inyo, Diyos. Wala na po aming masasabi, kundi binabalik namin siyang lahat ng karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang babi na sabi niya. Talagpakan natin ang Panginoon. Salamat sa talagpak sa buhay ni Jesus. Pagdala na kayo kasi ang buhay ko medyo medyo maganda. Pasasalamat ko lang po sa Lord kasi noong nakaraang linggo medyo hindi talaga maganda po ang nararamdaman talaga sa aking bibig. Hindi talaga maganda. Pero nung tawagin ako ng lingkod ng Diyos, noong linggo, tapos ipinag-pray niya ako, tapos pinatungan niya ako, parang iba po ang pakiramdam. Talagang iba-iba. Kasi noong bago naglinggo yun noong nakaraang linggo, hindi na talaga maganda, grabe na eh. Pero, nagsasabi ako ng katotohanan dahil noong gabi, hindi talaga ako kinabahan kasi kung ako kinabahan talaga, hindi naman talaga ako pwede na hindi ko tinawagin yung mga kapatid ko na yan eh. Hindi talaga pwede na hindi ko yan tawagin. Pero noong gabi, hindi ako kinabahan kahit anong mangyari kasi mabigat, talaga mabigat. Sabi ko, Lord, grabe naman,
Hindi ba nga ako nakaka hakbang sa pang-asaong ng baitang, babagsak muna ako. Huwag naman. Pero kagad ko ito binawi. Sabi ko, Lord, hindi. Kung kagustuhan mo na, wala talaga akong magagawa. Wala akong magagawa. Dahil kagustuhan mo yan. Pero kung si Tanas lang ay kagustuhan, hindi talaga ako papipigil. Talagang lalabanan kita kahit anong mangyari sa buhay ko. Tapos noong gabing yon, noong hindi pa ako nag-church, noong Sabado noong gabi, sabi ko, Lord, pag buhay pa ako bukas, ibig sabihin, kagustuhan mo. Pero kung hindi na ako buhay bukas, yun na yun ang hindi ko na alam. Yun na yun. Pero noong Linggo, buhay pa ako, ibig sabihin talaga, may pinagagawa talaga sa akin si Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko, sa lahat-lahat, simula noong pumasok ako dito sa POGF, marami na akong pagsubok na naranasan. Pero nandito pa rin ako buhay. Pero lahat ko po yung pinagtagumpay dahil ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Matindi, matindi. Kasi dito lang talaga ako binago niya. Dito lang talaga ako binago. Simula noong ako'y pumasok talaga dito, talagang hindi talaga ako magandang tao. Masama talaga ako, grabe. Oo, talaga yan. Alam niyo ng mga kapatid ko. Talagang hindi talaga ako mabuting nilalang baga. Pero nung pumasok ako dito sa kingdom, medyo nag-iba ang paningin sa aking buhay. Parang bigla akong sinipa. Oo, parang naiba talaga, naiba. Naiba talaga sa totoo lang po. Dahil, masasabi ko na naiba dahil kasi ang paniniwala ko talaga nasa kanya na lang lahat. Siyempre, wala naman akong pamilya sa dugo. Yung mga kapatid ko lang naman yan. Wala akong anak, nag-iisa lang ako. Kaya lahat, pag ako nasa bahay, wala akong kausap kung hindi siya. Para akong sira ulo na nagsasalita ako na wala akong kausap. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kahit hindi man kita makita, yung mga ginawa mo sa akin, nadamang-dama ko po yun. Nandito po yun sa lahat sa akin. Kasi nararamdaman ko po yun dahil yung mga ginawa mo sa akin, yung mga pagsubok naan ko po yun, naligtasan ko yun lahat. Kasi itong last kong pagka-mild, matindi po, mag-grabe na po. Akala ko talaga, mamamatay na talaga ako. Kasi ang hindi ko nandito na lang talaga eh. Nandito na lang talaga. Wala na akong pag-asa. Pero sabi ko, Lord, huwag akong patunugin. Kasi may hinihintay pa akong kapatid. Kasi yun na lang siya ang may pag-asa ko. Kasi yung kapatid kong isa, yung nakakatanda, pag sinabihan ko na gano'n ang nangyayari sa akin, mamamatay mo, mas maukulo pang sa akin eh. Sobrang nakakataranta yun. Pag sinabihan ko yun, nanginginig yun. Ibig na ako ang damayan niya na ako mamamatay na, siya ang mamamatay. Kasalanan ko ba yun? Kaya wag na lang, hindi na lang ako umiimik. Pag kaya ko pa, kinakaya ko yun. Pero pag hindi ko na talaga kaya, yun na yun. Ang Lord na talaga yun ang may gawa sa akin. Wala na akong magagawa ko. Ang Panginoon, ang may gusto na sa akin, yun wala na talaga akong magagawa. Talagang suko na talaga ako sa Kanya kung siya na talaga. Pero kung hindi, talagang lalaban talaga ako. Kaya yun ang pinasasalamat ko sa Panginoon dahil Marami na talaga akong mga naranasan sa buhay ko. Pero nandito pa rin ako, alang-alang sa ating pamilya. Salamat po. Maganda ako sa lahat. Ibabalik ko lamang ang masasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa akin. Kasi nito mga nakalipas na pagkawala ng aking mahal, siyempre, maraming lakad, pagod, puyat, tapos wala akong nararamdaman. Ano kaya ito? Kailangan akong magpa-check up. Nagpa-check up ako sa kidney. Sa outpatient. Ang ano ng doktor sa akin, magpa-laboratory. Tapos, saka x-ray, kasi hindi ito masakit hanggang sa baba. Sabi ko, ano kaya ito? Kailangan ko magpa-x-ray.
para malaman ko kung ano to. Ay, di pinakompute namin kung magkano magagastos. Kulang-kulang 3,000. Eh, sabi ko, ano kaya anak, mag-ano tayo ng social service? Kumuha muna kami ng social service nila. Kasama ko si Darilyn. Ayun, purihin ang Panginoon, mabilis lang yung proseso dahil 4 na klase lang yung pinakuha. Na napagtagumpayan namin lahat yun. Tapos, binayara lang namin, ano lang, mayigit 500, 600, yanon lang. Pero, kulang-kulang ang 3,000 yun. Pero, purihin nga ang Panginoon dahil, okay naman pala yung aking mga, ano, gagagawin lang talaga ng demonyo. Para din lang yun ako at hindi, yung hindi paniwalaan ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasang ipinibigay sa akin ng Diyos para makapagpatuloy kong ipaglingkod ang buhay ko sa Panginoon. Sa Diyos lamang ang papuri. Isa sa mga pinapasalamatan ko kay Lord ay kasi nung nakasama ko sa evangelism nung Thursday, super na-bless po ako at marami akong natutunan at kung paano mag-evangelize, kung paano mag-approach. Tapos nagkaroon din ng Bible study sa mga ibang attendee dito. Parang nakaka-bless lang kasi kala ko alam ko na yung lahat pero meron pa palang iba na mas may mas pinapakita pa sa akin si Lord. And na-bless din po ako nung na-evangelize naman yung isang babae dun sa Kogyo. Sa my Kogyo. Super na-bless ako kasi nung sinasharean siya ni Ate Lynn ng Word of God, talagang naiiyak po siya. Parang super na-bless ako kasi talagang pinapakita sa kanya Lord na siya talaga yung gumagawa at yung nag-flow. Every time na may gawain para sa kanya, siya yung sumasama talaga sa mga lingkod niya. So, isa din po sa mga pinapasalamatan ko kay Lord is nung nagpasa po kasi ako ng research namin sa school nung Monday, eh, hindi ko pa tapos yun. Pero, yung deadline kasi nun like 4 p.m. Eh, 4 p.m. hindi ko pa siya tapos, tas papa, ring-bind ko pa siya, magbiyahe pa ako. Pero sa, dahil kay Lord, nabigay ko siya kahit late na. Hindi ako. Palakas na palakpak para sa ating Panginoon, Diyos na buhay. Dadako po tayo sa ating pagbibigay. Anong oras na po ba ngayon? Anong oras na po? Oras na ng pagbibigay. Yan. Bakit po ba tayo nagbibigay para sa Panginoon? Bakit po tayo nagtatides? Alam na alam po natin, wala naman pong bago ngayon, no? Kaya alam na alam po natin bakit tayo nagbibigay para sa Panginoon. Una, sa bigyan ko ng 10 reason, unahin natin yung pinakamataas, number 10. 10 reason why we should tithe faithfully. Pagbibigay ng tapat para sa Panginoon. Number 10, tithe because you do not want to be a theft. Magbibigay tayo ng tithes dahil ayaw nating matawag na magnanakaw ng Panginoon. Sa Malakay 3:8-9, God says, people rob Him when they withhold tithes and offering. Yun daw po yung pangsampo. Yung nagnanakaw tayo sa Panginoon kapag hindi tayo nagbibigay ng tithes faithfully. Number 9, tithes to safeguard your treasure. Sa Mateo 6:19, malalaman na ang sinasabi dyan, don't store up treasure on earth. Bakit daw po? Bakit hindi natin kailangan magtabi, magtago ng kayamanan dito sa lupa? Alam na alam din po natin yan. Sa Mateo 6:19, dahil may mga naninirang bukbok at kalawang. Masisira po yan. At meron din pong magnanakaw, nananakawin ang ating kayamanan. Di ba po yung mga mayayaman, meron silang security guard sa bahay nila. Tapos may security guard na nakabolt pa yung pera. Bakit?
Kasi natatakot silang manakawan. At hindi sila nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Pero tayo, masarap ng tulog natin, di ba? Pero sila, iniisip nila parati yung pera nila, yung kayamanan nila. Tama po ba? Kaya hindi natin kailangan ng security guard. Yung pambayad natin ng security guard, bigyan na lang natin para sa Panginoon. Pangilan na, pang-walo. Tithe because you want to reap from what you sow. 2 Corinthians 9:16. A few seeds make a small harvest, but a lot of seed make a big harvest. Pag nagtanim ka ng kaunti, ano maani mo? Kaunti lang. Kaya kung gusto mo mag-ani ng marami, anong gagawin natin? Magtanim tayo ng mas marami. Number 7. Mababasa po yun sa 2 Corinthians 9:6. Number 7. Tithe because you deserve God blessing. Sa Malakay 3:10. God blesses the 9/10 of your salary. He promises to pour out a blessing. There would not be room enough to receive. This is not always in financial return, but in always, but in ways that only you realize. Amen. Sa Malakay 3:10 po yan. Nagdi-desire tayo, gusto natin i-bless tayo ng Panginoon. Sino bang hindi, di ba? In what way? Sa health, financial, sa una-una dyan, kalusugan eh. Kasi mahal magkasakit, di ba? Yung iba, naubos yung kayamanan dahil ano, sa pagpapagamot. Amen po ba? Amen. Kaya, kung dinidesign natin yung God blessing, magbibigay tayo faithfully sa ating Panginoong Diyos. Number 6, tithe because lost soul need the gospel. Nagbibigay tayo ng tithes para saan? Para maligtas yung maraming kaluluwa ng hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tulad ng pag-evangelism. Nung last Thursday, kasama namin si Sister Alea sa Parang at saka sa Kupang, sa Antipolo, sa Cogyo. Sumama siya sa evangelism. Yan. Kaya kung meron kayong time, pwede po kayong makipag-cooperate kay Nanay Cora, kay Pastor Evelyn, para sa mga free time nyo, para hindi masayang. Tama po ba? Yan, nagbibigay tayo para mailigtas sa mga hindi pa naliligtas. Ginagamit po yung pampamasahe, pangmerienda, at kung ano pang pangailangan. Number 5, tithe because your church need it. Malakay 3:8. Nagtatithe po tayo kasi kailangan ng simbahan. Kasi kung hindi po tayo magtatithe, wala tayo dito. Tama po ba? Walang pastoral house. Walang mga gamit. Yung pangailangan po ng church, yung pinupunan yan. Tama po ba? Kaya kailangan natin magbigay ng tithes faithfully. Sabi po sa Malakay 3:8, the church does great work and needs your support. Bring the entire 10% in the storehouse. So, there will be food in my house. Number 4, tithes because tithing bring you joy. 2 Corinthians 9:7. The knowledge of doing God's will bring peace of mind and joy to our heart. God loves a cheerful giver. Amen. Kapag nabibigay mo faithfully yung tithes mo, anong nararamdaman mo? Ako personally masaya. Merong joy sa puso ko na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Diba? Kahit malungkot ka, wala kang pera, pero naibigay mo yung para sa Panginoon, masaya ka. Diba? Kasi kahit wala nang natira sa'yo, hindi ka nagkukulang. Tama po ba? Maraming beses ko na pong nasubukan niya na nagkukulang ka, halos wala nang matira sa'yo, ibigay mo lang yung para sa Panginoon. Pero, hindi ka nagkukulang kasi nakikita ng Diyos ang ating puso. Kaya sabi sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Number 3, tithes because it's God's plan of finance for His kingdom. 10% of everything you harvest is holy
and belong to me, whether it grows in your field or in your fruit trees, sa Leviticus 27:30. Ang Diyos ang nagpapala sa atin. Tama po ba? Kahit sa anong paraan natin nakukuha ang ating mga blessing, sa Diyos nang gagaling yan. Dahil sa Kanya naman ang galing ang lahat eh, di ba? Tama ba? Kaya bakit natin ipagdadamot sa Kanya? Number two, tight because of what God has done for you. Malakay 3:10. He gave His only Son, He saved our soul, and He blessed you with possession. He said, prove me. Sabi ng Panginoon, subukan mo ako kung hindi ko bubuksan ang druwangan ng kalangitan at ibubuhos ang pagpapala sa atin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Bakit hindi mo subukan ang Panginoon mo ngayon? Bakit hindi mo subukan para malaman mo, mas makilala mo siya? At number one, tithes because you love God. We love God. Amen? Pagmahal mo ang Diyos, magta-tithes ka faithfully. Parang sa anak mo, di ba? Kapag mahal mo ang anak mo, ang asawa mo, kung sino man yan, ibibigay mo yung the best para sa kanya. Amen? You recognize Him as an eternal one who created the universe and is the only one who knows what is best for you. Amen? Kung ano po yung the best, yun ang ibibigay natin para sa mahal natin. What more para sa Panginoon? Diba? Kaya po, sabi ng Panginoon, kung mahal natin siya, ibigay po natin yung ating tithes, offering, pledges, sacrificial giving para po sa man of God at kung ano pa po yung mga ipinangako natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po. Tayo po magbigay para sa Panginoon. So much love in the kingdom.